kabar ko. Welcome back to my channel, SeveTataySiklista. For today's vlog, mga kabar ko, maglilinis tayo ng low oil cooler ng transmission ng main engine itong makina ng Yanmar natin. Dahil nga sa dito tayo sa dry dock ngayon, samantalahin natin na malinis lahat ng mga cooler para pag tapos ng dry dock at bumalik ito si Simara sa operasyon, lahat ng mga cooler natin malinis para condition siya. So balik guys, mga kabar ko, samahan niyo ako, malinis tayo ng cooler transmission natin. So bali guys, ito yung port side transmission cooler natin. So, tinatanggal natin yung cooler na to. Tanggalin natin ng buo para malinis natin ang husto. Sa lahat ng mga dumi dyan sa loob ng cooler na yan, matatanggal natin para malinis na malinis yan. Baka o-ring dito, no, yan. Baka o-ring. Ingatan na natin na kwan, mawala. Kasi baka mamaya wala tayong spare ba. Kabar ko, ito naman yung starboard transmission cooler natin. Tatanggalin din natin ito at dalhin na lang dun sa taas. Ito na lang din lininisin para malinis na malinis na. Yung andito, baka mamaya ako andito, baka o-ring. Ingatan natin yung kandito, yung o-ring dito, mga gasket. Baka o-ring yung andito eh. Kasi mukhang wala siyang gasket yun. Baka o-ring yung nandyan. Ano yung gasket niya na yun? Rubber gasket. Eh, wait, tanggalin mo. Di ba, magawa na lang natin yun. Ano ito, langis, ano? Tanggalan mo kung makuha yung langis. Sorry na, para hindi na tayo magkalat. Tanggalan mo muna yung ano na yan, nakapaikot na, ano na yan, yan, yan. Tanggalin nyo lang yun kasi magkalat lang yan mamaya doon sa taas. Ano
tapos na lang ang gusto. Kabila. Barko, dahil tapos na natin linisin yung cooler na ito, ibalik na natin siya. Hindi ba pwede maipulupot dito? Nagalin mo, pulitin mo. Eh, pulupot mo na lang doon sa cooler. Oh, diretso mo na dyan, dyan, diretso mo na dyan.
May pakilagyan mo sa tornilyo na yun. Pagmumpitan mo na lang. So isa lang ako, pag muna yan eh, unahin natin isa ito, huwag natin pagsabayin. Kasi, linisin lang yung pan, linisin lang yung area. Yep, okay. Okay, lagyan mo ng pan, lagyan mo ng grasa. Yung pa na yung o-ring lang, yung o-ring lang. Kabila, paka, kabilaan. Kabilaan yung gasket, lagyan mo ng gasa. Kabilaan. Sige, tulak mo hanggang sa sumagad dun sa tornilyo. Okay na. Okay, okay na, lagay mo na lang ito. Yung kabila, hindi matamaan ang gasket.
ng tornilyo. Walang gasket na nakaano na tatamaan ng bolt. Ang kabila rin. Yung kanin yung sa cooler side, yung plants, punasan mo rin kasi mamaya hindi mo na mapunasan yan. Okay na. Walang makakapasok na kwan ha, yung leggings ha, baka may maipit na leggings, wala. Baka may maipit na. Yung ito ba, yung... Ito, yan, yung ito ba, yung ito. Baka mayroong maipit ba, mag-leak yan. Pasig kayo, pasing. Pakilagay na lang dyan. Lagyan mo muna ng dalawang tornilyo. Unahin nyo na lang yung pana, unahin kita nyo yung piping. So, pahurin na lang yung bracket para pag nagkikit, sasama siya. Lapat na lapat kasi pag inuna natin yung bracket, kukuntra yun. Baka tumabingi.
Tumulong lang, tumulong. Tutulong pa ikot. Yung kabila na yun, mahigpit na yun. So yung sa'yo, todo mo na yun? Yan. Yung sa'yo, itodo mo na yun? Itodo mo cross, tapos saka mo ikutin. Yung gamitin mo yung box. Yan yung box, gamitin mo yung box mo pa para ma-extensionan mo. Sige, okay na yan. O-ring naman yan, hindi naman basta-basta mag-click yan. Marami na kasi nangyayari yan eh. Yung mga walang mga anti-splash. Mga nagli-leak ba? Nakakaroon na ng sunog. Lalo na pagka malakas yung pressure. Tapos yung langis. Tama sa turbo na init. Mag-aapoy yan. Kaya linagyan niya ng kon, linagyan ng mga plastic. Mga kabarko, tapos na natin ilinisin itong
cooler ng transmission. Kaya lang, hindi lang natin na ibalik itong cover. Yung end cover dito. Binalot lang natin ito ng plastic dahil nga sa yung cover niya. Kailangan pa magpalit ng ano ng anode. Dahil yung sink anode niya. Mga panakudkod na lahat. So ito guys, yung mga sink anode na ito, kailangan ito mapalitan ito. Kasi ito yung protection natin sa mga sisi. Para hindi kumapit yung sisi. Itong mga sink anode na ito. Bago natin ibalik ito sa cooler, yung cover ng transmission cooler, palitan muna natin yung mga panayan, yung mga anode na yan. Palitan natin ng mga ng bago. So, okay guys, mga kabarko, hanggang dito na lang muna itong vlog natin sa paglinis ng transmission lobowel cooler. Abangan nyo guys yung susunod namin na mga vlog. Abangan dito kami sa dry dock. Linisin muna namin lahat itong pwedeng linisin para pag operation smooth siya. So okay guys, itong transmission cooler natin na ito, naka-assemble na siya, naka-box up na siya. Bali, hintayin na lang natin yung pag nag-operation ito para matesting natin kung maganda yung cooling effect ng paglinis natin. So bali, ito guys, yung cooler na ito is transmission cooler ng port side main engine. Bago ka pala sa channel na ito, huwag mong kalimutan mag-like, subscribe, at share mo na rin. At hindi sa lahat, huwag mong kalimutan yung kalimutan na ito. Okay ba guys? Mga kapadyap, safe ride lagi.